potency, invincible ignorance, lack of knowledge that a person has no way to obtain. Anong ibig sabihin nun? Invincible ignorance is whether of the law or the fact is always a valid excuse and excludes sin. Ibig sabihin po, when we go back to the history of Christianity, pagans in early Christianity, hindi pa naaabot ng good news, ng gospel, ng salita ng Diyos, kasi po wala pang pumupunta sa lugar nila, and it is not their fault kasi nga po, hindi pa available ang information at gospel para sa kanila. Early pagans could have no way of knowing Christ since the gospel has not yet reached them. The information is not available. So no fault of their own. Yan po ang invincible ignorance. Example today, the simple citizens of North Korea, hindi nila alam ang tungkol kay Kristo. Bakit po? Eh, sino bang gustong pumunta doon? Mahirap na, di ba? Alam natin kung gaano kahigpit doon. The opposite naman po of invincible is vincible ignorance. So, kumbaga, nasa na yun. Di ka naman, ah, hindi. Ayan. Sorry, di ko alam. Walang ganyan sa bundok. Kumbaga sa kasabihan. Talagang hindi mo malalaman kasi nga po, walang information na available. Ignorance which is not your fault. Vincible ignorance. Ito naman po yung lack of knowledge that a rational person, ordinary person, is capable of acquiring by making an effort. Nandiyan ang information. Ang dapat natin gawin is, out of our own effort, sariling lakas, sariling sikap, saliksikin natin, hanapin natin ang information. And if you remember my sharing, hinanap ko yung Bible na lagi kong tinatabi. And I started reading. In Catholic moral theology, ignorance that a person could remove, yung pagiging ignorante natin, pwede natin alisin yan by applying reasonable diligence in the given set of circumstances. So information is available and you do something. At sa panahon po natin ngayon, napakadali na po ng information. Kaya nga po meron information technology, IT. If not, kung hindi natin gagawin yan, it is now a sin of omission. Yung dapat natin gawin na hindi natin ginawa, abi nagkakasala pala tayo doon. At ano yung dapat natin gawin? To learn and to understand Jesus in our lives. Kaya nga po tayo nabubuhay dito sa mundo eh. Kumbaga, parang ano eh, let's say that there is only one goal for every Christian. And what goal is that? To know Jesus. Amen. Kaya po tayo nag-LSS. Para ano, mabuhay muli ang ating pananampalataya. Di ka naman, pardon me for the word, di ka naman bobo, tamad lang. Tamad lang saliksikin ang tungkol sa salita ng ating Panginoon Diyos. And I remember si Brother Lawrence last week, akala niya, di ako nakikinig ha? Nanunood din ako. No, I remember he sharing eh. Nung nalaman niya na siya ay preacher na, ano sabi niya? He began to study the Word of God. Kaya wala siyang sin of omission. Ginawa niya ang dapat gawin ng isang preacher. At bilang mga Kristiyanong Katoliko, huwag po tayong matatakot sa Bible. Amen. Nalala ko minsan may outreach po ako papuntang Bulacan. Sa FX ako nakasakay sa likod. Nagkataon naman, may umupo sa harapan ko, pastor. Eh, alam naman po natin mga pastor sa ibang mga kapatid natin sa ibang sekta, di ba? Pag talagang sumakay ang bus, ng jeep, they have this call to preach the Word of God. Nagkataon kaharap ko. Maya-maya nagpipreach. Ah, sabi ko, yes po, yes po. Binibitawan pala niya ang verse, sinasabi ko na kung anong laman ng verse. Sabi niya, born again ka? Katoliko po. Nagulat siya. Alam mo sabi sa akin, kami mga born again, natutuwa sa inyong mga Katoliko. So isip-isip ko naman, bakit naman po? Kasi nagbabasa na kayo ng Bible.